Sabi niya, bayaran daw tayo. Hoy, mga DD Sheets, mamatay na ang mga vlogger na bayaran. Masasaktan yung mga DD Sheets vlogger. Kasi bakit? Inamin mismo nitong si Nino Barsada ng mga DD Sheet vlogger, mga bayaran ng mga Duterte. Punta po tayo una sa balita. Ang panonoorin po nating balita ay may kaugnayan sa umuugong na impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Nagsalita na po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos hinggil dyan at kanya pong sinusuportahan ang Vice Presidente po ng Pilipinas na si Sara Duterte. Ito pong mga rumors ng impeachment ayon po sa ating Pangulo, wala daw po itong basihan para po i-impeach ito pong si Sara Duterte. At the same time, normal naman daw po iyan. Dahil lahat po kasi ng mga ayaw sa mga naitalaga ng taong bayan, agad-agarang gusto nila itong mapatalsik sa pwesto. Panoorin at pakinggan po natin ang balita mula po sa 24 oras kung saan nagpahayag ng pagsuporta ang ating Pangulong Bongbong Marcos kay Vice President Sara Duterte. Nagsalita na sila Pangulong Bongbong Marcos at Vice Presidente Sara Duterte kaugnay ng umano'y planong pagpapa-impeach sa vice. Sabi ng Pangulo, ayaw niyang ma-impeach si Vice President Duterte. Ang vice naman, kumpiyansang tiwala pa rin sa kanya si Pangulong Marcos. Nakatutok si Marie Zumali. Hanggang kay Pangulong Marcos, umabot na ang ubong ng impeachment sa Kamara laban umano kay Vice President Sara Duterte. Ngayon pa lang, malinaw na ang sabi ng Pangulo. Kinabantayan namin ng mabuti. Because we don't want her to be impeached, we don't want her to go. She does not deserve to be impeached. Narinig po natin, ha? Hindi po deserve ni Vice President Sara Duterte na ma-impeach. Yan po ang kagustuhan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw niya po na ma-impeach si Vice President Sara Duterte at binabantayan daw po ng kasalukuyang gobyerno ang mga galaw nitong mga tao na nagnanais na matanggal sa panunungkulan ito pong si Sara Duterte. So we will make sure that this is something that we will pay very close attention to. Pero mabilis ding sabi ng Pangulo. I don't think it's particularly unusual. I don't think it's particularly worrisome. There will always be an element that will want to change the results of an election. Because it's just... Sino ba yung mga elemento na ito na gustong mabago ang resulta ng eleksyon? Pinakamaingay po sa ngayon itong mga DD Sheets. Unang-una, gusto nilang maiupo bilang Pangulo si Vice President Sara Duterte. At the same time, yung mga ayaw naman po sa mga Duterte, talagang ginagawan po nila ng kaparaanan na matanggal sa pwesto ito pong si Vice President Sara Duterte. At normal daw po iyan sa politika. Hindi po ito unusual, normal, ika nga ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ito po yung mga tao na kapag ka hindi po sila nakakuha ng pabor, hindi nila nagawa yung gusto nila, or sa madaling salita, hindi yung kandidato nila ang nanalo sa nakaraang halalan, ang nanaisin kaagad ng mga ito, matanggal sa pwesto, ang na italaga ng taong bayan. Yan po ang pananaw ni Pangulong Bongbong Marcos. It's just a continuing evolution of that thinking na basta ayaw namin dyan, tanggalin natin, impeach natin. Wala naman siguro at wala naman sigurong dahilan kung hindi lang ayaw sa amin. That's not a reason to be impeached. May ideya. Yan ha, ang linaw ano? Si Pangulong Bongbong Marcos walang issue sa kanya. Nagtataka ako sa mga DD Sheets. Bakit nila sinasabi na ang nasa likod ng tangkang pagpapatalsik dito kay Vice President Sara Duterte ay ang Romualdez na may blessing daw po nitong si Pangulong Bongbong Marcos. Gawain kasi ng mga ito ang ganyang pag-uugali mga tol. Kung matatandaan ninyo, si Vice President Sara Duterte noong mga panahong iyon, tinangka po ng mga DD Sheets na patalsikin sa pwesto. Gawain nila, kaya ngayon, iniisip nila na ginagawa sa kanila. Sa madaling salita, ika nga, ang sinungaling, galit sa kapwa sinungaling, ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Ganon ang mga DD Sheets. Gawain nila, kaya iniisip nila para silang mga paranoid
na ginagawa sa kanila ngayon yung ginagawa nila sa kanilang kapwa. Naman daw ang Pangulo kung sino ang nagpapasimuno ng ubong na impeachment. They're also the same people that, wala na, nagbaklas-baklas na yung unit team. Hindi totoo yun. Tignan na lang ninyo mga political developments in the past few months. We are consolidating the unit team. It's actually become bigger and stronger than it was before. So, ayan, wishful thinking. Umugong ako sa impeachment ng sabihin ni Apo. Kaugnay po ng pagsuporta ni Pangulong Bongbong Marcos kay Sara Duterte, naniniwala naman itong si Sara Duterte na may tiwala pa rin po sa kanya si Pangulong Bongbong Marcos. Panoorin naman po natin ang balita mula po sa State of the Nation ng GMA Integrated News. Kumpiyansa si Vice President Sara Duterte na buo pa rin ang tiwala sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi ni Duterte sa gitna ng umuugong na usaping impeachment laban sa kanya dahil umano sa issue ng confidential funds. Na naging mitsa naman ng pagtawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Kamara bilang pinakabulok ng institusyon. Lalong umugong ang usapin ng umano'y lamat sa Uniteam nang tanggalin bilang Deputy Speaker sina Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at Davao City Representative Isidro Ungab na parehong kaalyado ni Vice President Duterte. Sabi ng... Yan ha, bigyan lang natin ng konteksto. Kaya ni-remove ng House ang dalawa kasi nagkakaisa po ang House of Representatives na protektahan ang integridad nito sa harapan po ng mga Pilipino. Subalit na natiling tahimik sa pag-atake nitong si Rodrigo Duterte, itong si Gloria Macapagal Arroyo, at saka yung isang kongresista dyan po sa Davao Region. Sila po yung mga majority floor leader, or kung hindi tayo nagkakamali, deputy speaker, ito pong si Gloria Macapagal Arroyo at yung isa naman po ay majority floor leader. Nanatili po silang tahimik, ayaw po nilang kondenahin ang mga pahayag ni Rodrigo Duterte noong first week of August kung saan sinabi nito, ang mga katagang, I quote, the most rotten institution is the House of Representatives. Yon, ang lahat ng kongresista, kinundena na po ang pahayag na yan ni Rodrigo Duterte pero naging tahimik yung mga leader na ito sa loob ng House of Representatives. Kaya ayon po kay Congressman Dalipe, hindi nararapat 'yon sa leadership sa speaker sa House of Representatives dahil dapat nagkakaisa ang mga kongresista diyan po sa 19th Congress. Tuloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. Ang bise, kinausap siya mismo ni Pangulong Marcos tungkol sa umano'y impeachment. Sabi naman ng Pangulo, ayaw niyang ma-impeach si Duterte. They're also the same people that... Okay, ayaw ma-impeach ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa madaling salita mga tol, walang problema sa relasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Vice President Sara Duterte. Ang nagpapagulo yung mga nagsisimula ng issue. Sino ba ang mga nagsisimula ng issue? Hindi ang mga loyalista, hindi ang mga PBBM supporter. Kasi tayo, nagtatanggol lamang tayo sa pag-atake ng mga gumagawa ng issue na ito laban kay Pangulong Bongbong Marcos. In this particular topic natin na pinag-uusapan, isa po itong si Daryl Yap sa gumagawa po ng mga issue. Biruin mo, magsasalita na naman siya ng mga katagang ganito. Sabi niya, isa kang agila. Hindi ka kayang abutin ng tigre. Hindi ka kayang takutin ng mga buwaya. Ipakita mo, isa kang agila. Inuudyo kanya ito pong si Vice President Sara Duterte na tumindig sa mga sa tingin nila pang-aapi na ginagawa dito sa kinikilala nilang agila. Pipilosopuhin natin itong si Daryl Yap. Wala tayong alam na agila na gumagasta ng 125 million pesos funds, confidential funds, sa loob lamang ng 11 araw. Wala din tayong kilalang agila o nalalaman na agila na may katangian na malakas gumasta ng confidential funds. Yan kasi ang katotohanan, kaya may punto. Ito pong si Politic PH dito. Sabi ni Politic PH kung saan binalatan itong si Daryl Yap. Oh, good morning, dear readers. I stumbled upon this post and couldn't help but cringe. Which brings me to today's post, dissecting the enigma that is Sara Duterte. Masasaktan ang mga DD sheets sa opinion dito nitong si Politic PH.
Kasi kulang na lang sabihin dito ni Politic PH na walang kakayahan itong si Sara Duterte na mamuno bilang pangulo ng bansa. Thus, she possesses the wisdom of a seasoned statesperson. Ang sagot, syempre hindi. Hindi natin nakikita yan sa ngayon kay Vice President Sara Duterte. Ang pagiging statesman or statesperson, marahil kulang pa talaga siya sa karanasan, kakayahan, at mga kinakailangang katangian ng isang leader para mamuno po sa ating bansa. Well, let's just say her political acumen is still in the oven and the timer hasn't gone off yet. Now, when it comes to charisma, diplomacy, and eloquence, one might argue that her charm is as elusive as a cat's shadow on a moonless night. Diplomacy, that seems more like a foreign language to her, spoken in harsh tones by sophisticated leaders. Her eloquence, or lack thereof, leaves much to be desired, and the prospect of an impromptu speech seems to be a daunting task for her. Bakit po nasasabi ni Politic PH ang mga ganitong kataga? Kasi nauobserbahan po ito ng publiko. Hirap na hirap po si Vice President Sara Duterte na magpahayag ng kanyang mga ninanais sa harapan ng publiko kung ito po ay hindi nakasulat. Ibig sabihin, yung mga biglaang pagpapahayag ng kanyang saloobin, hindi natin malaman kung dahil ba siya ay kulang sa kakayahan na magsalita ng Tagalog o talagang hindi po sapat pa yung kanyang mga nalalaman para po makapag-deliver ng mga pahayag ng maayos sa harapan ng publiko. Isang magandang halimbawa po dito, though written na nga po ito, isang speech na nasusulat na, yet nagkaroon pa rin ng pagkukulang si Vice President Sara Duterte. Ewan ko kung ang nagkamali ang kanyang speechwriter o siya. Kasi doon sa mga katagang sinabi niya, ang umequestion sa confidential funds ay kalaban ng kapayapaan. At ang kalaban ng kapayapaan ay kalaban po ng gobyerno, which is hindi dapat sinasabi ng isang leader. Kasi nasa demokrasyang bansa po tayo. Kalayaan po ng bawat Pilipino na magpahayag ng kanilang mga saloobin na magtanong sa gobyerno. Kapag ka sinabihan mo ng ganyan ang mga Pilipino, hindi po yan isang demokratikong leader ang nagsasalita, bagkos titingnan ka bilang isang authoritarian or dictator na leader. At ganoon ang observation dito nitong si Politic PH. Sabi niya, experience, darling, is a crucial ingredient in this political cauldron. And while Sara has her fair share, it's more like an entry-level potion. As for vision, well, let's just say her crystal ball might need a good polish. The cherry on top, taking politics personally and wielding the confidential funds card as a weapon, classic move, right? If you are against confidential funds, ito na po yung sinasabi natin kanina, you are against peace. And if you are against peace, you are an enemy of the state. It's not just illogical, but it is a dictator chic passion statement. Yon ang isa sa mga napakalaking pagkakamali sa pananalita nito pong si Vice President Sara Duterte nung sinabihan niya sa harapan ng mga kapulisan ang mga katagang iyan. Okay, tuloy tayo. Sabi pa po dito, the whimsical comparison of Sara Duterte to an eagle untouched by tigers and impervious to crocodiles might be poetic but not realistic. Totoo po yan. Ha? Bakit kasi kinukumpara nitong si Daryl Yap na itong si Sara Duterte ay agila at hindi kayang abutin ng tigre? Alam niyo, pwede naman niyang pagandahin ang imahe nitong si Sara Duterte without comparing or mentioning ng tiger or crocodile.
Crocodile, okay lang yan kung sa paniniwala nila, mga crocodile lang nasa House of Representatives. Pero kapag ka binanggit mo kasi ang tigre, alam naman natin ang tinutukoy na tigre, ang mga Marcos, particular si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos sasabihin itong si Daryl Yap, hindi ka kayang abutin ng tigre. Poetic nga, sabi ni Politic PH. Pero kung tutuusin, yung agila ang hindi kayang lumapit sa tigre. Ha? Ngayon, hindi ganun ang situations eh. Kasi bakit? Ang situation, ang tiger at eagle magkasama sa ngayon. Yan ang katotohanan, whether we like it or not, regardless kung sino po yung kinakampihan po natin dito, ni Marcos or Duterte. Nagsalita na yung dalawang pinuno ng Uniteam, si Pangulong Bongbong Marcos. Sinusuportahan niya si Sara Duterte. Sinasabi naman ni Sara Duterte, patuloy na pinagkakatiwalaan siya ni Pangulong Bongbong Marcos. At doon natin, pinupokus dapat ang ating atensyon. Ang problema dito sa mga DD sheets na katulad nitong si Daryl Yap, hindi nila tinitingnan yung bagay na yon. Instead, binibuild up nila sa harapan ng publiko itong si Sara Duterte at the expense of this administration. Palalabasin nila na magaling si Sara Duterte at palalabasin nila sa harapan ng publiko na weakling at kung ano-ano pang negatibo ang sasabihin po nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi tuloy nagkakaroon ngayon ng magandang sitwasyon sa harapan po ng mga supporter ng bawat panig. Alam nyo kung titigil lamang ang mga didishit sa mga issue na ito, tingin ko magkakasundo pa rin eh. Dahil yung mga namumuno sa atin, particular sa Uniteam, hindi naman nag-aaway. Tayong mga supporter ang nag-aaway. Bakit tayo nag-aaway? Kasi pinasisimula ng mga didishits. Kailan ba nagsimula ang mga Marcos loyalist ng issue? Wala akong nakita na nagsimula ng issue ang Marcos loyalist laban sa mga Duterte. Ang mga PBBM supporter, ganun din. Lahat ng mga issue na ito, pinasimula nila. Bakit ba nagkaroon ng issue kay Vice President Sara Duterte? Kasi merong katotohanan na confidential funds na nagasta sa loob ng ilang araw. Ang ginawa ng mga DD sheets, tinira nila si Pangulong Bongbong Marcos. Sinisik agad nila si PBBM. Bakit daw hindi pinoprotektahan ni PBBM itong si Sara Duterte sa pag-atake ng mga kritiko nito? Hindi tungkulin yon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung sarili nga nilang pamilya, hindi ipinagtatanggol ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga pananalita. Kasi bakit? Napaka-diplomatic na pangulo na tao nitong si PBBM eh. Kahit gaano ka-negatibo, kalalim o kung ano-ano mang mga masasakit na pananalita ang sinabi sa kanyang pamilya, hinahayaan lamang ni Pangulong Bongbong Marcos tapos ire-require nyo si PBBM na magsalita para lamang ipagtanggol si Sara Duterte. Hayaan ninyo yan kay mismong Sara Duterte na ipagtanggol ang kanyang sarili at sa inyong mga DD sheets. Pero ano ginawa ninyo? Sinimulan ninyo si Pangulong Bongbong Marcos. Inatake nyo ito ng inatake para lamang ipagtanggol ninyo si Sara Duterte. Anong magiging pagtingin ng mga loyalista at ng mga PBBM supporter sa ginagawa ninyo? At prior to that, kauupo pa lamang ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala na kayong ginawa mga DD sheets kung hindi ikumpara si PBBM kay Rodrigo Duterte. Na alam naman natin kung comparison ng pag-uusapan, napakalayo nitong si Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Milya-milya ang layo sa pagiging leader. Hindi na kayo nahiya. Ikinukumpara nyo si Rodrigo Duterte sa isang napakagaling na pangulo sa kasalukuyan na si Pangulong Bongbong Marcos. Nakakahiya yata yun. Biruin ninyo, milya-milya ang layo. Napakagaling ni PBBM kumpara sa tatay ninyo. O, dyan lahat nagsimula. Kung hindi dahil sa mga pamisyo-misyo ninyo sa mga tasa tatay ninyo, kung hindi sa maagang paninira ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi babaklas ang mga loyalista at mga PBBM supporter dito kay Sara Duterte. Kayo ang nagsimula. Pinoprotektahan lang namin si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ngayon, naiipit itong si Sara Duterte, naghahanap kayo ng pagtatanggol mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito, binigay na sa inyo. Sinabi na ni Pangulong Bongbong Marcos na suportado niya
si Vice President Sara Duterte, but it doesn't mean na kaming mga PBBM supporter at mga loyalista susuporta dyan kay Vice President Sara Duterte. Bahala kayo. Ipagtanggol nyo yan kung gusto ninyo. Ipaliwanag ninyo. Bahala kayo sa buhay ninyo. Wala kaming pakialam sa Vice President natin kasi ganun din naman ang pagtingin ninyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala kayong pakialam kay PBBM. So be it. Wala din kaming pakialam kay Vice President Sara Duterte. After all, spare tire lamang ang Vice President. Salamat na lamang at pinagkakatiwalaan siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya siya naupo bilang kalihim ng Department of Education. O ano ba ang komento sa kanya nitong si Politic PH pagdating sa pagiging kalihim ng Department of Education? Ito po, sinabi ni Politic PH dito. I'm pretty sure. Dito muna tayo. In Philippine politics, it's not just tigers and crocodiles to contend with, but a menagerie of political players with diverse motives. Let's not reduce this into a National Geographic documentary. Political survival requires more than feathers and lofty perch. She's just lucky. She has a popular father and Duterte as her last name. Biruin ninyo, tama itong sinasabi ni Politic PH dito. Kung hindi Duterte ang apelyido ni Sara, wala ito. Ha? Kung hindi naging Duterte, wala siya. Kasi lahat ng pagkakakilanlan kay Vice President Sara Duterte, eh dahil lamang anak siya nitong si Rodrigo Duterte. Sabi pa dito ni Politic PH, and she's not the best performing cabinet secretary either. Diba? Totoo naman ito. Hindi best performing cabinet secretary si Vice President Sara Duterte. Ngayon, going back sa pag-atake ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos, particular itong si Daryl Yap. Kung kayo'y magpapatuloy sa pag-atake kay Pangulong Bongbong Marcos, walang problema. Hindi namin kayo uurungan ng mga PBBM supporter and loyalista. After all, ang labanan natin nasa social media. Kung kayo may kalayaan sa pagpapahayag para tirahin si Pangulong Bongbong Marcos, ganun din kami. Pero hindi nyo ba nakikita yung dalawang pinuno ng unit team? Si Sara Duterte at higit sa lahat si Pangulong Bongbong Marcos magkaisa? Magkasundo? Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, they have differences pagdating sa kanilang mga characteristics and similarities. Pero maayos ang kanilang pagsasama pagdating sa professional relationship. Serbisyo para sa publiko. Sa amin sa mga PBBM supporter at Marcos loyalist, walang pag-aalinlangan, walang pagdududa na talagang ang mga Marcos nagtatrabaho para po sa Pilipinas at sa sambayan ng Pilipino. Ewan ko na lamang sa mga sinusuportahan yung Duterte. Kasi pag sinabi namin na hindi kami sang-ayon dyan, sigurado magagalit kayo. Pero yun kasi yung nakikita namin eh. Diba? Unang-una dyan ang magandang halimbawa kung bakit marami nagagalit sa mga Duterte ngayon. Dahil yung kapabayaan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa West Philippine Sea. Ano ba ang ginawa ni Rodrigo Duterte sa West Philippine Sea? Wala. Pinabayaan ang ating pag-iit ng karapatan dyan. Tinawag niya pa yung 2016 arbitration ruling as a piece of paper, pamunas daw sa puwet. Tapos pinatigil niya pa yung sinasagbang sovereignty patrol ng ating Philippine Navy sa ating exclusive economic zone. Ganyan. Pinagdudahan pa ni Rodrigo Duterte yung mga Pilipinong mangingisda na gumagawa-gawa lamang ng sirkumstansya kasi ang katotohanan binangga ito ng China. O, naging uto-uto si Rodrigo Duterte sa China sa madaling salita. O, paano nyo kami ngayon makukumbinse na mas magaling si Rodrigo Duterte kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos? Sa lahat ng pagkakataon, wala siyang sinabi. Alam nyo, yung sinasabi ni Rodrigo Duterte na weak si Pangulong Bongbong Marcos, kabaliktaran ito. Kung meron mang weak president, si Rodrigo Duterte yon. Puro bunga nga lamang ang alam. Puro utos. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, dahil
bukod sa magaling na magsalita, marunong pang gumawa. Hindi niyo ba nakikita ang pagsisikap ni Pangulong Bongbong Marcos na mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino? Sa kaliwat kanang engagement niya sa gobyerno, layunin palagi nito mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Magkaroon ng sapat na pagkain sa hapagkainan, matatag na hanap buhay, magkaroon ng sariling pamamahay ang bawat Pilipino na wala pang tahanan. Yan ang mga pangyayari na hindi niyo maikakaila. Sa loob pa lamang ng almost 2 years na panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, milyong-milyong Pilipino na ang nagkaroon ng sariling tahanan. Yan ay sa pamamagitan ng pambansang pabahay para sa Pilipino program, kung saan itong isang taon lamang na natapos sa kanyang panunungkulan, 1,300 homes na ang naipamahagi affordable para sa mga kababayan po nating Pilipino na wala pong sariling bahay at lupa o tahanan. Nandyan ang pagbibigay ng ating Pangulo ng tulong sa lahat ng sektor ng ating lipunan, mula sa mga mahihirap hanggang sa pinaka-middle level na sektor ng ating lipunan. Umaayuda ang gobyerno. Yan ba ginawa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte? Tapos mahilig kayong magkumpara? Mga anak ng teteng kayo? Kaya ikaw, Daryl Yap, kung ikaw ay naghahangad muli na sumikat, kasi sumikat ka na eh, pero palaos ka na. Yun ang pinagkaiba natin. Kami hindi pa sikat. Maaari kaming sumikat sa hinaharap, pero ikaw sumikat ka na, pero palaos ka na. Kasi ang katotohanan, kaya ka lang naman sumikat dahil yung pelikula mo, naka-attach ang pangalan ng mga Marcos. Kung wala ang mga Marcos, hindi ka sisikat. Tingnan mo nga, yung ikatlong series ng tinatawag mong pelikula na yan, kung saan sa ikatlong bahagi, mga Duterte na ang magiging bida, wala na, hindi na yata natuloy. Kasi hindi na yon papatukoy ng tao, kung matuloy man yon, hindi na yon kikita. Ayaw ng mga PBBM supporter at mga loyalista na tumangkilik sa isang pelikula na gawa ng mga maninira sa ating sinusuportahang mga Marcos. Ngayon, kung sa tingin mo tunay kang kaibigan ni Senator Amy Marcos, wala kaming pakialam. After all, ako'y PBBM supporter. Tahasang kung sasabihin sa inyo ngayon na hindi ko iboboto si Senator Amy Marcos. Wala akong pakialam sa kanya. Ako ay PBBM supporter, solid. Pasensya na kayo, mga Marcos loyalist, kung ganyan ang aking desisyon. Kasi bakit ko sinasabi yan? Nakakasawa na ang ginagawa ni Senator Amy Marcos sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam ko, magkapatid sila, ate siya ng ating Pangulo. Pero mas pinapanigan niya pa ang paninira ng mga DD shit vlogger na ito sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. At hindi katanggap-tanggap yun sa akin. At naniniwala ako, marami rin sa inyo ang nadidismaya na kay Senator Amy Marcos. Sige, sulong mo ang kandidatura ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Ipagpilitan ninyo na maging Pangulo siya sa kasalukuyan. Pero hindi kami mananahimik, kaming mga PBBM supporter, kayong mga loyalista. Hindi kami mananahimik. Lagi namin ipagtatanggol ang itinalaga ng tunay na majority ng mga Pilipino na nagmamahal sa pamilya Marcos. Kung hindi ibinoto ng taong bayan ang mga Duterte, kung hindi ibinoto ng mga PBBM supporter at Marcos loyalist, hindi magiging Pangulo si Rodrigo Duterte at hindi makakakuha ng 13.2 million votes itong si Sara Duterte. E kayong mga DD sheets, hindi nyo naman binoto si Pangulong Bongbong Marcos, kaya 31 million lamang. Pero kung hindi kami bumoto kay Sara Duterte, e baka mas mataas pa ang boto dyan ni Robin Padilla. Maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang ang tambaloslos na direktor. Sumikat pero palaus na. O, tayo naman hindi sikat pero nananatili lamang na magkakasama.